Ayun naman po, pakita ko sa inyo ang isang klase po ng pagpropagate na sa citrus natin, yung budding, kung tawagin po. Dito po tayo mag-perform ng pagdudugtong po ng budding. Ang budding po ay ina-applied lang po ito sa citrus family. Ngayon ito pong ating idudugtong po. Ito po yung bud ng kalamansi po. Yung mata lang po yung kinuha natin dito po sa may, no? Sa may kalamansi na bud stick natin kung tawagin. Yan na po yung bud na kinabit natin. Ang po, tatalian po natin siya. Yan po. Pagtali po ng budding ay ganito lang. Matatakpan lang po yung kanyang bud po rito. Balik si baba. Tsaka ibuhol natin po siya ulit dito sa bandang ibaba. Ngayon po, dito sa bud natin na kinabit, lalagyan po natin siya ng tapyos bandang itaas. Para po yung pagkain na galing po sa lupa, pagdating po dito, babalik ko dito siya sa ano po, sa bud na kinabit natin. Hindi siya diretso sa itaas po. Para mabuhay yung ating bud na kinabit po. Para malaman po natin na buhay ang ating bud na yan, na kinabit, magbilang po tayo ng 21 days po mula nang ikinabit natin. Bubuksan natin uli yung bud na, yung ano nito. Tanggalin po natin yung plastic. Pag once na nakita natin na green po siya, ibig sabihin, buhay po yung bud na yon. Ay, pag buhay po yon, pwede na natin siya putulin dito. Pag pinutol mo po, ito na po ang ano dyan. Masusuportahan niya po yung bud na kinabit natin. Ganito na po siya pag once na nabuhay po. Yan na po ang tinatawag na budded calamansi. Kahit anong rootstock ang ating ano po dito, yung seedling na tinatawag, limbawa, suha, pwede nyo po dugtungan ng kalamansi o either na ano po, itong kalamandarin. Kasi ang kalamandarin po ay mayroong resistance sa mga diseases, kaya yun po ang ginagamit na rootstock ng mga ating mga nursery operators at saka dito po sa amin sa Bureau of Plant Industry. Pwede ka na maglagay ng fertilizer ko na controllable medium. 1/4 teaspoon lang po muna dito sa bagong buhay na bud natin na ano po, na 30 days to 45 days po. Tuwing umaga rin po ang pagdidilig nito at saka kailangan po araw-araw tingnan rin natin para maiwasan natin yung infestation po na sa kalamansi kasi nagkakaroon po ng mga ano po, kulisap na umaatake lalo na sa bagong dahon ng kalamansi po. Kabubunga siya sa loob ng 8 years, sa 8 taon. Samantala, pag body do siya, within 6 months po, namumunga na siya eh. Mayroon ka ng production output. Ngayon po, dito naman tayo sa marketing. Itong another method of ano, asexual propagation. Ito po ay isang ornamental plants na Papua. Ang marketing po hindi lamang sa ornamental plants, kasama na po ang mga chico na yan. Kasi po, sa chico, pag minarkot mo ho yan, abutin po siya ng mga 3 buwan o 90 days bago magkaroon ng ugat. Ngayon dito po sa Papua, madali lang po ito. Kaya lang po natin ginagawa ito sa ornamental plants po para maganda ang maging resulta niya sa lalo na pang commercial. Kasi hindi po ito makikita mo na buo ang
mga dahon niya sa itaas, pag yan ay po ay pinutol niya na pag once na nag-successful ang maguting. Ito po, tinapyasan natin ito. Kukuskusin po natin yon. Ito po ay madulas na bagay. Yan po. Alisin po yon. Ganun din po sa mga kalamansi. Pag kayo magmamarkot o sa suha, yan po, pupunasan na po natin ang kinuskus natin na cambium layer ng ano po. Kalimitan na ginagamit po is pagnamos. Ngayon, ang gagamitin natin po ay kusot. Babasain po ito, pagkatapos pipigaan po. Ito po, tatabunan po natin, patatakpan po natin ng plastic. Yan. Yan po. Kailangan po, ano po siya, maganda po pagka, ano natin dyan, pagtakip po. Siksik po natin maigi yun. Tapos, tatalian po natin. Pwede rin po na para ano siya, ganyan. Kailan po? Matigas po ang pagka, ano, pagka lagay po natin ng plastic tsaka pagkatali po. After ano po, 45 days, ito na po siya. Kalabas na po ang ugat. Ngayon po, pwede na natin po yan putulin. Pero sa Chico po, yan po ay abutin ng 90 days, 3 months, bago natin tanggalin dun po sa puno ng malaking o mother plant ng Chico. 3 months po yan. Kaya lang po ginagawa yon para madali po mamunga. O instant na may bunga na siya. Yan. Yan na po, may ugat na po. Ito po, pwede na natin ito itanim sa isang plastic bag. Yan. Yung nakaready po ng plastic, ito po. Pwede po natin siya itanim na dyan. Ito po yung marcoting na tinatawag. Ito na po ang marcoted na. Yan na po siya. Pang-commercial po, hindi po malalanta ito. Didiligan na lang po yan. Para sa karagdagang impormasyon o assistance, makipag-ugnayan sa Plant Propagation Section ng Bureau of Plant Industry sa telepono bilang 525-7313 o 524-0889, cellphone number 0921-607-3259, o mag-email sa rea_bpi@yahoo.com.